goers all over the world, we are still here in Hong Kong. At syempre, kung dito rin lang naman kayo sa Hong Kong na at gusto nyong bumili ng iPhone, this is the right place to be. Kasi mas mura ng 12,000 pesos ang iPhone 15 Pro Max dito. So samahan nyo po kaming bumili. At syempre, dadalhin din namin kayo sa isa sa pinakamagandang temples na napuntahan na namin all over Southeast Asia. So siksik na naman sa experiences ang ipapakita namin sa inyo. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram at Facebook. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Everyone, this is it! Sa tagal na panahon ko itong pinag-ipunan. So, nandito tayo ngayon sa may Apple Store dito sa May Canton Road, Hong Kong para bumili ng iPhone 15 Pro Max. So, dito tayo bibili kasi guys, mas mura talaga dito. Nakita nyo naman last time, di ba, yung iPhone 14 Pro Max na yan. So, mas mura dito. Ang difference, mga nasa 8,000. So, ngayon, nag-check kami. Ang difference niya ngayon sa atin, yung iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max sa atin na 256 GB, pumapatak ng 84,990, so 85,000. So dito, upon sa conversion namin, parang papatak lang siya ng 73,000 to 74,000. Pero syempre, tignan pa rin natin kasi ipapakita namin sa inyo kung magkano ba talaga yung actual na i-charge sa atin using our BPI credit card. So pinag-ipunan to guys. Ha? Ay, sa pa-order na tayo, kinuha natin ay yung blue one. So this one. Ito yung kinuha natin. Tingnan natin kung magkano yung actual na i-charge. Kasi based sa computation namin, 73 to 74,000 lang dapat. So let's see. Okay. Thank you. What more question? Do you have Apple Care on? No need. So guys, bayad na tayo. Na-swipe na. Wala na tong orong. And, ay, ganda. So, open now. Thank you. So guys, ito na siya. This is the actual color. Ganda. Ang ganda niya. Actually, hindi mo na masyadong ma-differentiate dun sa may deep purple. Kasi itong iPhone 14 Pro Max natin, deep purple. Tapos ito, yung blue, hindi mo na masyadong ma-differentiate. Pero mas ano lang to, mas darker ng kaunti. Okay, so, I recommend you. Okay, guys, this is it. Dala-dala na talaga natin siya. So, wala na to talaga atrasan. Obviously, nandito na siya. So, syempre, ipapakita uli namin siya sa inyo. Kasi syempre kanino nahiya pa kasi kami. So ipapakita uli namin siya sa inyo para lang makita natin. So ginagawa natin to para just in case lang na gusto nyong bumili. Kahit hindi dito guys, kahit sa may Pilipinas, at least alam nyo na yung itsura. Tapos bukas, kapag kamaliwanag, hahanap lang tayo ng magandang pwesto or location. Itatry natin, i-versus natin yung iPhone 14 Pro Max natin. And then itong iPhone 15 Pro Max para makapag-decide kayo dapat bang mag-upgrade kayo or hindi. Kasi ako naman from iPhone 11. So, kaysa mag-upgrade ako ng iPhone 14 Pro Max, syempre sa 15 na. Good morning everyone! And ngayon, nandito naman tayo sa may Wong Tai Sin Temple. Pero syempre, bago natin ito i-explore, ituloy na natin yung ating iPhone 15 unboxing. Unboxing na ba? Ina-unbox na natin. So, ito siya. Ito ulit siya, guys. Nakikita nyo ba? Tapat natin sa araw para kitang-kita nyo siya. O, ayan. Nakikita nyo ba siya, guys? Glossy siya ng kaunti kapag ka sa may araw. Ayan. So, yes, maganda naman yung kulay niya. It's color blue. Pero ako lang ha, hindi ako yung parang wow, parang walang ganun. Unlike yung for example, nung lumabas yung iPhone 11, tapos yung kulay green, gustong-gusto ko talaga siya ng 2019. Tapos ito naman, nung bumili naman sa Enso last April, nung iPhone 14 Pro Max, gustong-gusto ko din yung deep purple. So lalo na nung nakita namin sila ng actual, ang ganda talaga in person. Ito, yung iPhone 15 Pro Max, nung tumitingin pa lang kami, parang wala ako masyadong gustong color. Ang nasa isip ko lang talaga, itong blue kahit papaano. Pero in fairness, sa in person naman, maganda naman yung kulay niya. Ayan, maganda naman siya. Ayan.
Oh, ayan. Inaayos na yun, so para makita nyo. Maganda naman yung kulay niya. Kaya lang, yun nga, hindi siya yung talagang parang mapapawaw ka talaga. Pero sa lahat ng series nila ng iPhone 15 Pro Max, pinaka ito na yung pinakamaganda. So again ha, gusto ko lang maisingit yung aming pagiging practical, yung mabigyan na lang ng justification kung ba't kami bumili. So una kasi ganito yan, yung iPhone 14 Pro Max, ayan, yung ginagamit namin ngayon. Nababawasan na nababawasan yung battery life niya kasi OA kaming gumamit yan. Kasi tingin nyo ipambablog namin siya, tapos pagkatapos namin siya ipambablog, ipang-edit din namin. Tapos yan din yung ginagamit ko daily. So, ayun siya, madali tuloy siyang mabawasan yung battery life niya. And then, naisipan namin na bumili na lang ng camera mismo. Pero, nung tumitingin naman kami ng price, yung mga professional cam din naman ang mamahal, guys. So, meron din naman 50 to 70,000. Pero parang hindi naman siya practical. Bakit naman kami bibili ng camera na pang-vlog lang? So, naisipan namin, since kailangan ko na rin naman magpalit ng phone, iPhone 15 na lang para magagamit yung camera niya. O, di ba? Napigyan ko ng justification. So, mamaya, ititesting natin sa may loob kung ano yung pagkakaiba niya. Pero, to be honest, guys, ha, wala namang masyadong pagkakaiba. So, kung naka-iPhone, feeling ko, pagka naka-iPhone 13, 14 kayo, hindi nyo kailangan mag-upgrade. Pero kung nasa 11 kayo or 10, 12, pag-isipan nyo. So, ayun. So, hindi nyo kailangan mag-upgrade kapag gano'n wala masyadong pagkakaiba. Isa pa sa napansin namin na hindi namin masyadong nabetan dito yung ano niya, yung camera niya. Kasi diba natuwa kami na merong times 5. Ayan, for example ha. Hindi ko alam kung nakikita nyo eh. Nakikita nyo ito, ba? Times 1. Times 1. Tapos times 2. And then times 5. Ganyan. So yes, malinaw siya. Pero malaking bagay pala sa amin yung times 3. So dapat ang ginawa na lang ng iPhone ganun, times 1, times 2, times 3. And then nag-add nga sila ng times 5. Pero naintindihan ko rin naman kasi nga tatlo lang yung cam niya. So dapat times 1, 3 and 5 na so, lang. So ngayon naman, ang nawala naman dito yung times 3, which is nagagamit sana namin siya lalo na sa mga pictures. So ayun lang. So yun lang yung medyo nakakasad. Pero grabe yung ano guys, yung ano tawag dito? Portrait. Yung portrait niya, grabe. Tignan nyo ha, ulit. Ayan. Kahit malayo, oh. Oh, nakikita nyo ba? Ayun na, nag-square-square siya. Oh. Oh. Nagpo-portrait talaga siya, guys! Ganda! So, ito na yon. So, ito na yung pang-ano namin, pang-vlog, slash, pang-photoshoot namin. Para hindi kami, kasi ang nangyayari, ito yung iPhone 15, ito yung iPhone 14 Pro Max, vlog. Ay, picturean mo ko, yan din yung gagamitin. So, this time, makakapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy habang pinipicture. Ay, so nga pala, ang laki ng natipid namin dito ha. Kasi sa may Pilipinas, ang price nito, ito ay 256 GB. Ang price niya sa may Pilipinas ay 84,990. So, sa 85,000 na lang. Ang nabawas lang sa amin, actual, sa may card ni Enzo ay 72,900 something na lang din. So ipagpalagay na lang natin na 73,000 na lang. So imagine, ang laki rin ng difference noon. Ang naging difference niya ay 12,000 pesos. So ayan na naman, baka mabash na naman kami. So yes, hindi naman namin sinabing pumunta kayo rito sa Hong Kong para lang bumili ng iPhone. Kasi baka mamaya sabihin, oo nga, nakatipid nga kami ng 12,000. And yet, gagastos naman kami ng pamasahe, gagastos naman kami ng hotel. Siyempre, kung hindi naman kayo pupunta ng Hong Kong, huwag kayo ritong bumili. Ang sinasabi na namin, halimbawa, pupunta talaga kayo dito, and then may plano kayong bumili, nandito na rin lang naman kayo, bumili na rin kayo. Yun yung ibig naming sabihin. So huwag kayong magagalit. Again, hindi namin sinabi na lahat kayo dyan, pumunta kayo rito para bumili ng iPhone para makatipid kayo ng 12,000. Hindi. Bumili kayo ng iPhone dito kung may plan talaga kayong pumunta rito sa Hong Kong, isama niyo siya sa itinerary ninyo. So guys, tara, let's na, pasok na tayo dito sa may Wong Tai Sin Temple. So para nga pala makapunta kayo rito, kailangan nyo sumakay ng Green Line na MTR. And then baba lang kayo sa may Wong Tai Sin Station. Exit kayo sa may B2. Then paglabas ninyo, eto na kaagad. Makikita nyo na kaagad yung arco doon. Pagod na ba tawag doon? Yes. So tignan nyo naman guys. May pa-escalator pa yan. And guys, free. Yun ang nakakatawa, free. So puro escalator pa. Oh guys, oh. Alam nyo kung yung nakakatawa dito.
nasa may gitna ka ng city and yet may temple, 'di ba? So yung nakaka-epic doon eh, unlike sa atin, 'di ba? Wala namang ganoon. So ayan guys, makikita niyo pag akyat niyo. Ganda. Guys, andito na tayo. O dito pa lang to ha, guys. Ang ganda, guys. Look, 'di ba? O tapos meron pang mga ganito. So syempre hindi na namin naiintindihan 'yan, guys. Alam na alam niyo na 'yan. Alam niyo, bet na bet namin na pumupunta ng mga temple. So una, kasi 'di ba ang ganda niya sa may mata, ang vibrant ng colors, kasi 'di ba laging yang merong color red, tapos black. So gustong-gusto namin yung ganun. Pero yung history, guys, sa totoo lang hindi na namin masyadong inaalam. Pero pag nasa may temple kasi kayo, yes, ang daming turista. Pero pagdating nyo doon sa may pinaka-temple, mararamdaman nyo yung pagiging solemn and then yung pagiging religious nung kung ano man yung religion na napupuntahan namin mga temples. Ang ganda, guys. Oh, guys, ayan ha. Doon pa lang sa mga yun, nakapagpa-picture na kami ng maramihan. Doon pa lang yun. At hindi basta-basta picture, guys. Talagang photoshoot talaga. So, ayan o. So, dito, para itong sa atin, di ba sa atin, nagtitirik tayo ng kandila. So dito, para naman siyang insenso naman. Hindi parang, insenso talaga siya. Sisindihan nila. So parang mag-wish-wish yata sila. So, hindi natin naiintindihan, pero again, ganyan talaga yung pinaka-culture. And ang ganda, guys, kasi talagang makikita nyo talaga sila. Ayan. Talagang the way sila talaga mag-pray, talaga mararamdaman nyo yung solemn. And then, ang bago ng incenso, guys. Guys, actually, pwede kang kumuha ng incenso, free siya. Pero naiya naman kami. Kasi syempre, di ba? Respeto na lang. Hindi naman namin alam kung ano ibig sabihin. Yung tinitignan natin sila, okay na yun. Pero yung gagayahin pa natin, yung ginagawa nila. Saka, ang hirap kasi magpanggap. Di ba parang may ganun kasi baka magkamali tayo. Ang hirap naman mag-ganun. So, okay na yun. So, pasok na tayo, guys. Grabe, ang ganda dito. Kung photoshoot na photoshoot yung hanap ninyo, maganda talaga dito, guys. So, alam niyo naman tayo mga Pilipino, di ba? Ganyan talaga. Photoshoot pa rin ang hanap natin. Pero syempre, irespeto pa rin natin hindi yung culture nila. Ang may iba kasi doon, tayo kasi iba kasi ano natin, religion natin. Mm-hmm. Sa kanila kasi, ganyan yung nangyari sa kanila, nagdadasal sila, nagri-ritual sila. Pero, isa pa rin sa mga maganda doon, para na rin itong naging tourist spot, di ba? So, ayan guys, yun. Nakita niyo ba? Ayan. So, ito, lugar nila to para sa may mga religious event nila. Tapos, ayan, nagiging tourist spot na rin siya. Oh, sobrang ganda dito. Kasi yung colors nga, lagi na sinasabi. Tapos yung tradition. Tapos tingnan nyo guys, may lumalabas pa mga ganito. Hindi ko alam kung ano yung mga umuusok-usok na yan. Pero nakakadagdag siya ng effect. Alam mo yun, mararamdaman mo nasa may solemn kang lugar. Tapos, basta ang hirap i-explain, guys. Actually, hindi na nga kami masyadong makapag-vlog. Kasi talagang una, respect na lang din. Pangalawa, ninanamdam lang talaga namin. Alam mo yun, para kang nanonood ng pelikula. So, papakita na lang namin sa inyo yung mga footage na ginawa namin using iPhone 15 Pro Max. Hindi yan sponsored, guys, ha? Pero makikita nyo talaga, ang ganda niya talaga kapag cinematic talaga siya. So, ganun yung itsura nitong lugar. Para siyang ganun, para kang nanonood ng pelikula. Guys, tapos na tayo. Doon sa may part time, grabe guys, para talaga ano talaga siya. Alam mo yun nga eh, para kang nasa may pelikula talaga. Eh tapos syempre, di ba, binibideo ko ng binibideo ng ESO na cinematic. Pakiramdam ko, artista ako, promise. Nakaka-artista, hindi ko alam kung nakaka-artista dahil sa vibe, dahil sa ganda ng lugar, o dahil sa iPhone 15 Pro Max. Again, not a sponsor dyan. Pero guys, baka magtaka kayo, nakakatawa. Ito na nga pala yun. Itong suot na Enzo na to, ito, turn na yan guys. Shopee, 178 pesos lang yan. Sa akin din, pareho kami ng, ano tawag doon? Ng pinagbilhan ng supplier. Pero tingnan nyo yung sa akin guys, dinog show ako. Pakita mo nga, bes. Oh guys, oh, magkaiba yung pagka-white, umamin kayo. Isang dirty white, at saka isang white na white. Nakikita nyo ba? Magkaiba yung kulay, pero hindi na namin binalik, guys. 178 lang naman. And ang in-order naman namin, apat. Tatlo kayo, so isa sa akin. Sa akin pa yung pumalpak. Diyos ko, hindi na namin binalik. Okay na yun. Yung iba, guys, makikita nyo sa next vlog natin. Yes! Eh, pero yung isa, nakita nyo na rin sa may Boracay, yung para sa avocado.
Pero grabe guys, di ba mura na yung 4178? Bakit daw ba mahilig kami sa Terno? Simple lang guys, hindi kasi kami marunong magdamit. At least kapag ka-Terno, hindi mo naisipin kung ano yung kulay ng pang-ibaba, kung ano yung kulay ng pang-itaas. Tapos yung mga ganito kasing damit, ano siya, magagaan. Kaya nagtataka kayo kung bakit nagta-travel kami, nahiwala kaming baggage, wala kami extra baggage, hindi kami nakamaleta. Kasi magagaan lang yung mga ganito. Yung maniniwala ba kayo guys na for 5 days, yung bagahing dala ko nasa 4 kilos lang? Ganun. So, pasok na pasok siya sa may 7 kilos. Guys! Photo shoot yung pinaggagawa namin dito. Sa Enzo, panitin yung kagad yung picture. Pati yun nga, papakita ko kasi kanina yung mga pictures. Excited kasi ako ipakita sa inyo eh. Eto, papakitaan ko kayo ng pictures. Ayan, pakihawa. Papakitaan ko lang kayo. Natatawa lang kasi ako. I mean, natutuwa ako. Kita nyo guys. Oh, nakikita nyo ba dyan? Ganda. Tapos meron pa dito, naglalakad-lakad kami. Eh, cake. Basta ipapakita na lang din namin sa inyo. Pero kasi nakakatuwa lang. Ayan o. Oh. Diba? Nakikita nyo ba ako? Punong-puno ng arte. Ayan o. Oh. Diba? Nakakatuwa. Ang ganda kasi nung lugar, guys. Kaya ang ganda niya mag-picture. So yung ginawa namin, nag-photoshoot kami na nag-photoshoot. Ayan o. Oh. Oh, diba? Wala lang. Nakakatuwa lang. So, yun nga. Ang nakaka-amaze kasi rito sa lugar na to. Temple siya, pero nasa may loob siya mismo ng city. Kaya kung makikita nyo, mapapansin nyo, may mga buildings dyan. Ayan o. Residential nga to, for sure eh. Ayan o. Kasi may mga sampay. So, ganun nga pala rito sa may Hong Kong. Yung mga sinampay nila, nasa may ano lang talaga, nasa may bintana. So, wala lang. So, yun yung nakakatuwa doon. Tapos, alam nyo yun, ang ganda pa nung panahon, kasi nga medyo malamig na dito. Kami nga lang yung nakaganitong suot, guys. So, kaya ang sarap niyang maglakad. Tapos, nakaka-add siya ng mood. Tapos yun nga, pagpasok nyo doon sa may pinaka, yun na yata yung pinaka-religious na part nitong pinaka-temple. Grabe, yun talaga, para ka talaga, ay naku, paulit-ulit ko sinasabi, para ka talaga nanonood ng movie. Kasi yes, nakakapunta naman kami sa may temple, pero never kami naka-experience na ganun, na merong ganun talagang mga activities. So ayun, katulad na talaga mga nagpe-pray sila, nagsisendi ng incense. So kumbaga, legit na temple talaga, hindi lang temple, tapos ginawa lang siyang tourist paths. Ito hindi, meron talaga siyang activities na nagagawa. I mean talagang, temple talaga. Tapos, naging ano na lang siya, naging tourist attraction na lang siya. Grabe, ang laki nitong lugar na to. Ito oh, hindi ka mauubusan ng magandang spot eh. Katulad nito, ang ganda rin dito guys. Oh. Ayun nga oh, makikita nyo, ayun, may mga bahay dyan ha. Tapos yun nga, ang daming temple. So grabe, ang ganda dito guys. So guys, ito yung pinakagitna niya. Oh. Ang ganda guys, grabe. May daan doon, may daan dito. Kasi ito oh, dito ko sa may gitna, pwede ka rin doon pumunta para magpa-picture. Tapos meron pang ganito guys. Oh, may mga isda pa yan. Grabe guys, ang ganda dito. Tapos yun nga yung maganda doon. It's free guys. As in, ang ganda niya, promise. So kaya kapag may time kayo, or hindi, gawan nyo talaga ng time, pumunta kayo rito sa may Wong Tai Sin. Ayun, hindi ko pala. Wong Tai Sin Temple. Thank you so. Nakita nyo ba yung mga isda? Ganda. Guys, tapos na tayo. And mag-aalas 4 na guys. Pero tignan dyan, dami pa rin tao. Ganyan pa naman sila mag-travel. As in, buong grupo talaga. Minsan nga, eh, sa may harbor kahapon, sa may Victoria Harbor, pare-pareho ng kulay ng damit. Meron naman pare-pareho ng kulay ng cup. Ganun talaga sila. So anyway, so ayan na. Naku guys, pumunta talaga kayo dito. Natutuwa kami kasi nagpunta kami dito. Natutuwa, wala naman kasi kaming itinerary, di ba nga? So kagagabi, bago matulog, nagre-research lang ako kasi gusto kong pumunta sa temple. Hello po. Gusto kong pumunta sa may temple. So naisip namin na mag-research kung anong mga temple yung pwedeng puntahan. So ito nga yung nakita ko. So buti na lang pumunta kami. So ito yung mga hindi naman mapupuntahan kapag marami kang itinerary. Katulad nung last na pumunta kami dito, ang dami naming ganap, magdi-Disneyland, tapos magbi-Victoria Peak, ano pa ba? Tapos mag-Ocean Park. So kapag ginawa nyo kasi lahat ng activities na yun, wala, hindi nyo talaga ma-experience yung isang lugar o isang bansa na yung parang yung normal way, yung pang local na local, yung culture, ganyan. So, eto, kaya kami bumalik din ng Hong Kong kasi yun yung gusto naming ma-feel. So, saktong-sakto kasi itong temple na to, yun nga, mararamdaman nyo yung culture nila, yung religion nila. Tapos at the same time,
alam mong tourist spot siya kasi ang dami talagang tao. Basta yun na nga, paulit-ulit kong sinasabi, yung doon sa may part na yun na parang dasala nila, para talaga ako nanonood ng movie. Super kasi, epic, no? Oo, ang epic talaga, grabe. So sana kahit pa paano, nabibigyan namin justification doon sa mga videos na ipapakita namin. Lahat nung videos na yun doon sa may temple, yung mga parang cinematic, kuha yun sa iPhone 15 Pro Max. So ayan ha, itong video na to, dalawa yung pinakita namin sa inyo. Yung iPhone 15 Pro Max, yung kuha niya, yung quality ng video niya, sulit ba siya, kung magkano siya. And also, eto naman, yung temple naman. So sabi nga namin sa inyo, yung pagbablog namin ngayon, hindi namin kayo titipirin. As in super ganda ng experience na ipapafeel namin sa inyo. Hindi namin kayo babakyain, guys. Para sulit yung panonood ninyo. So ayun lang po. So maraming salamat po sa panonood ninyo. And sana po nag-enjoy kayo. At magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye everyone!